Good morning po sa ating lahat at welcome po sa ating Kasi Sunday Service. Ayan, good morning po sa inyong lahat. Good morning. Binabati po natin ang mga kapatid po natin na nasa on-site. Kamusta naman po kayo? Ay, parang walang tao, Ate Casey. No? Busy sila. Kamusta naman po kayo? Ayan. Pwede po ba kayong tumayo? Ayan. Libutin po ninyo yung buong church po natin at kamayan po natin ang bawat isa at i-declare po natin na kasama ko ang Diyos. Ayan po. Ayan. Tapos na po ba tayong magbatian? Ikaw naman, Sis Casey, babatiin kita. Kamusta ka naman? Napagtagumpayan mo ba ang fasting natin? Yes naman, Ate Sis. Napagtagumpayan ko po ang ating fasting dahil sa patuloy na pagsama sa akin ni Lord. Amen. Ayan. At syempre po, patuloy din po nating binabate yung mga kapatid po natin na nasa online. Ayan. Saan ba yung Ate Casey? Syempre, dito po muna tayo sa ating bansang sinisilangan. Sa Marilao, Bulacan, Santa Maria, Bulacan, San Jose del Monte, Bulacan, Pasig, Paranaque, at Camanava. Isang pinagpalang umaga po sa mga kapatid natin na nasa Coron, Palawan, Batangas, Limay, Bataan, Antipolo, at Infanta, Quezon. Magandang umaga din po dyan sa Mindanao at Mindoro. At syempre, Ate Casey, hindi lang po tayo pang local. Meron din po tayong international. Hello po, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Kung ano man pong panahon meron kayo dyan. Sa UAE, India, Qatar, Kuwait, and Saudi Arabia. Dyan din po sa Norway, USA, at Canada. And ganun din po sa mga kapatid natin na nasa Malaysia, South Korea, Hong Kong, Japan, at Vietnam. At syempre po, mag-aapat na taon na po natin itong ginagawa, ang pag-share po ng ating live streaming. Ayan. Paikuha po ng ating mga cellphone at hanapin po natin ang ating Facebook. At i-visit po natin ang ating official page at pwede na po natin i-share ang ating live streaming sa pamamagitan po ng pag-click ng share button. And pwede nyo rin po itong i-share sa pamamagitan din po ng pag-copy link and isend po sa inyong mga messenger. Pwede rin po kayong mag-mention sa comments. And a reminder din po, please turn off your phone into silent mode and avoid using phone during service. Ayan. Pwede po ba tayong tumayo ulit? Ayan. At tinatawagan po natin ang ating worship leader sa paunang panalang. Praise God, hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. The best clap offering. Hallelujah. The best na ba yan, kapatid? Yung pinaka the best na palakpak sa Panginoon. Ang pinapalakpakan natin ay Diyos na mga Diyos. Hallelujah, ang may gawa ng langit at lupa. Praise God! Hallelujah, Lord! Salamat po, Panginoon! At pinatagpo mo kami ulit sa araw na ito, O Diyos. Hallelujah, Lord! We declare victory upon victory, Panginoon, sa umagang ito at sa buong araw na ito, Panginoon. Hallelujah! We expect amazing things, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Salamat, O Diyos! Hallelujah sa lahat, Panginoon, na ginawa niyo po sa amin mula Lunes hanggang Linggo, Panginoon. Sa pag-iingat mo sa bawat isa, hallelujah, sa pagpapala, Panginoon, na pinagkaloob niyo po sa amin. Lord, hindi pa man namin ito nare-receive, but Lord, we expect, Panginoon, na parating na ang pagpapala mo, Panginoon. Hallelujah, Lord, kiniklaim na namin ito. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, Lord. We declare revival, Panginoon. We declare healing and deliverance, Lord. Hallelujah. At walang uuwi sa lugar sa mga anak mo, O Diyos, na hindi lumalangoy sa presensya mo. Hallelujah. Salamat, Panginoon.
at walang hanggang pasasalamat pa, O Diyos. Lord, magsasayawang kami, magpupuri kami sa umagang ito upang mapurihan ka at magalakan mo, Panginoon. Hallelujah, yung mga anak, O Diyos, na makita, Panginoon. Hallelujah, na meron kami ng positive thinking, Lord God. Hallelujah, nag-expect kami na galing sa iyo, Panginoon. Kasama ng mga anghel sa kalangitan, kami magsasayawan, magpupuri at mag-aawitan, Panginoon. Hallelujah, salamat, O Diyos. Sa iyo ang lahat ng kapurihan, sa matamis na pangalan ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Amen. Hallelujah! Let the Lord be magnified! Let the Lord be magnified! Hallelujah! Kaya naman sa umagang ito, excited ka ba kapatid? Amen! Patingin nga kung excited ka. Sige, hawakan kamayan mo yung mga, ano mo, yung mga katabi mo. Kasi yung iba, ngayon lang pumunta, yung iba naman, araw-araw, linggo-linggo niya nakakasama. Yan, sabihin mo, kasama natin si Lord, kapatid. Si Lord. Yan, yakapin mo. Okay, sa umagang ito, tayo mag-awitan. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, wala tayong pipiliing oras para ikaw ang sambahin, Panginoon. Sa salamat paglilingkuran.
laging sapat. Panginoon
kami po ay maglilingkod sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Ano man ang aming nararanasan, ano man ang aming nararamdaman, Panginoon. Oh, you deserve the highest praises, Panginoon. Hallelujah, you deserve. Hallelujah, Lord. We worship you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hindi kami magsasawa, Panginoon, na maglingkod sa iyo. Hindi kami magsasawa na magpuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Feel the presence of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Welcome, Holy Spirit. We bless you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord God. We bless your name, Lord God. Hallelujah. Sige po, Panginoon. Yakapin niyo po ang inyong mga anak, Panginoon. Yes, O God. Holy Spirit is right now. Thank you, Jesus. Renew our minds, O God. Renew our hearts, Panginoon. Hallelujah, Lord. Patuloy niyo pong i-remind ang inyong mga anak, Panginoon, na kami po ay maglilingkod sa iyo at hindi magsasawa, Panginoon, na magpuri sa iyo, O Diyos. Hallelujah, Lord. Clean us, Panginoon. Kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Hallelujah. We humble ourselves to you, O God. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. We glorify your name, O God. We worship you, we worship you. We praise Hallelujah. Yes, O Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sarap sa presensya mo, Panginoon. Thank you, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Yes, Lord. Naalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa iyo. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa iyo. Sa'yo.
Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabi ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw ko magkulang na kapangyarihan mo. Ayaw ko magkulang na kabanalan mo. Jesus, dakila ka Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nang gagaling sa'yo. Kapatid, gawin mong panalangin ito. Ayaw ko magkulang. Panginoon, dinggin mo ang iyong mga anak. Ayaw namin, Panginoon, na mawalay ka sa amin. Dakila ka, tanging sandigan ko.
up your hands to the Lord. I just feel the Holy Spirit. Nandito siya sa maliit na lugar na ito. Worship. Tulad ng babaeng 12 taon nang inaagasan, wala na siyang pag-asa. Naubos lahat ng kanyang kayamanan. Tantangin niya lang kalakasan at pag-asa yung Panginoong Jesus. Hinipo niya, laylayan ang damit ng Panginoon. Gumaling siya. Sa umagang ito, kung focus lang tayo sa kanyang sasabihin at mananampalataya, may mangyayari sa ating mga buhay sa umagang ito. Gawin mong panalangin, Panginoon, hindi kami ihalis sa lugar na ito na hindi ka namin narinig. Hindi kami ihalis sa lugar na ito na hindi kami nakasalok ng kalakasan galing sa iyo. And we ask, Lord God, hallelujah, the presence of the Holy Spirit that will enlighten us today, that will speak to our hearts today, that will heal their sickness today, and will bless us today. Bigyan natin malakas sa palakpak si Lord. May ilalakas pa yan. Yung malakas na papuri ng pagsamba, ng pagluwalhati, sapagkat karapat dapat ang Diyos sa lahat ng yan. Hallelujah! My Redeemer lives! My Redeemer lives! Kahit anong pagsinasabi ng doktor, ang Diyos ay nagpapagaling! Kahit hindi magandang sinasabi ng aming pakiramdam, ang Diyos ay hindi nagbabago kahapon, ngayon, at magpakailan-kailan pa man. Kahit sinasabi ng mundo, mahirap ka, huwag mong tanggapin. Ang Diyos ay may magandang plano sa iyo. Pagyayamanin ka niya, pagpapalain ka niya, kikilos siya sa buhay mo. Amen. Thank you, Lord. Pakitapik mo yung balikat ng katabi mo, sabihin mo, my Redeemer lives. We bless your name. Glorify your name. Hallelujah. Bigyan natin malakas sa palakpak si Lord. Alam ko mga kapatid, marami tayong dinaanan sa 2023. Pero tandaan po ninyo, itong taong 2024, God will do amazing things. Lahat ng hallelujah, naniniwala ang mangyari sa inyo. Hallelujah, palakpakan natin si Lord. My river lives, and I will see His glory. Mighty works, all things together for my good. Whatever things occur, of this I can be sure, I know my nasa kalagitnaan po ako ng pagpapasting. Third day, tinawagan ako ng aking anak. Sabi niya, Pops, natanggap na ako sa Police Academy. Napakabuti ng Diyos. Sa Amerika po yan. God is God? Pag sinabi ni Lord, gagawin niya, gagawin niya. Amen. Alam ko, maraming taong nangako na sa'yo. Ang sakit, best. Ang sabi, hindi ka iiwanan, pero iniwanan ka. Pinangako ang langit at ang lupa, ibibigay niya. Pati na mga bituin at mga tala sa kalangitan. Pero at the end of the day, iniwanan ka pa din. Hindi tinupad ang kanyang pangako. Ang tao nagbabago kasama ng katabi mo. Pero tandaan mo at ilagay mo sa spirito mo, pag nangako ang Diyos, hindi niya kahit kailanman palataya sa kanya. My Redeemer lives! My Redeemer lives, and I will see His glory as He
ma-encourage kayo na ang Diyos ay buhay. Ano? Tawagin nga natin si Dan. May testimony to eh. Alam ko marami kayong testimony. Sa isa'y natin, ano? Sa isa lang. Alika Dan. May testimony to eh. Sige, Dan. Brother Dan. Hello. Let's celebrate the goodness of God. Hello. Okay. Good morning. Nung nag-fasting tayo, dalawa lang pinagdarasal ko. Yung church building natin, tsaka yung makatapos yung pag-aaral yung mga anak ko. After nung trabaho ko sa Iloilo, tapos yung March, ano, nagkaroon ng problema doon. Talagang wala na ako nakuhang projects. Mga puro maliit lang, dalawa lang na maliit. So it's not enough para makapag-enroll si Vina. Yun ang problema ko. Si Darlene kasi, hindi naman ganun kalaki yung kanyang tuition pa. Kasi si Vina malaki. Kailangan ko ng pera at kailangan ko tomorrow. No? Eh wala naman akong trabaho. So sinama ko sa pagdarasal. Usually pagka nagkakaroon tayo ng fasting, hindi ako sumusunod. Pag sinabi ni Pastor Bob na 6 to 3 ka lang hindi kakain, ang ginagawa ko, 2 days ako hindi kumakain. 48 hours ako hindi kumakain. Lumalagpas ako. So hindi naman pinag-uusapan doon kung kaya mong tisin yung gutom eh. Ang pinag-uusapan doon yung pagsunod. So this time, yung fasting natin, sumunod ako. Sinabi ko sa Panginoon, susunod ako. At dalawa dalangin ko, makapag-enroll si Vina at si Darlene. At dahil tuition ni Darlene, makabayad, makapag-enroll si Vina at yung church building natin. Dalawa lang. Kahapon, Friday, tinawagan ako ng isang kaibigan ko na, pare, baka pwedeng dalhin mo dito sa, ano, sa Moldex Residences, dyan sa Malinta, yung kopya ng dismissal ng case natin. Kasi nung araw, may kaso akong carnapping, yung dalawa kami, na carnapper kami nung araw. Ngayon, dinala ko doon. Sabi niya, pare, tulungan mo ko. Sa mga problema ko. Sige ka, tulungan kita. Akala ko, yun ang tulong ko sa kanya. Pagkating doon sa Moldex, pinakilala niya ako, engineer niya. Sa Moldex, sa projects niya. Bigla akong pinakilala doon na ako daw yung kanyang engineer. Nagulat ako eh. Nakachinelas lang ako. Punta ako doon, engineer kagad. Nagsimula akong trabaho kahapon kagad. Tapos, nabangkit ko sa kanya na, ano, na kailangan ko ng patisyo ng aking anak. At ayoko mangutang na. Pinagbawalan ako ni Pastor Chris at ni Pastor Bob mangutang. Huwag ka mangungutang. Tigilan mo na. Hindi na ako nangungutang. Kasi sabi ko, hindi, kaya ang ginawa naman ng ni Ivan, yung kaibigan ko, yung kumuha sa akin, nag-advance kagad sa akin ng sahod. Praise God. Pantuition ng anak mo. Ganun niya. So, hindi, hindi na kinatutuwa ko. Ang kinatutuwa ko kasi, una, dininig yung dalangin ko tungkol sa tuition. So it means, yung dalangin natin tungkol sa church building, matusunod. Yes. Yun eh. Thank you. Hallelujah! My Redeemer lives! My Redeemer lives, and I will see His glory as He works all things. Sing in your heart! Together for my good. Sing in your heart! I know my Redeemer lives. Even though I walk through the valley, I will feel no evil. He is with me, and all the battlefields, although the is real, my struggle soon will fade as His glory is revealed. Sing, my Redeemer lives, and I will see His glory as He works all things together for my good. Whatever I know my Redeemer. Lift up
clap your hands to the Lord. My Redeemer lives. Sing in your heart. And I will see His glory as He works all things together for my good. Whatever things occur, of this I can be sure, I know my. Close your eyes. Lift up your hands. Let me speak to your heart. 2024 na. And God promised to us kingdom harvest. The year 2024 is amazing things. Amazing things will going to happen in your family. Receive it in your spirit. Walang tatanggapin ng sino man na hindi sumampalataya sa kanyang salita. Receive in your spirit that God will move in your family. Let the truth sink in your heart. He will move. Indeed, He will move. In your finances, gustong-gusto ni Lord na pagpalain ka. Put that in your heart. Huwag mong papayagang ang takot ay pumunta sa puso mo. Fear is not a feeling, it is a spirit. Kung meron mang inilaang pagpapala ang Diyos, yun ay gusto niyang maranasan ng kanyang mga anak. Ikaw yun, kapatid. Ikaw yun. Let the truth sink in your spirit. And every works of the devil, doubt, fear, disappear in the name of Jesus. Maiksi lang ang buhay na ito. Paniwalaan mo lahat ng sinasabi ng kanyang salita. Mararanasan mo. Hallelujah! Before we sit down, tapikin mo yung balikat ng katabi mo. Lalaki sa lalaki, babae sa babae, akapin po ng mahigpit at sabihin mo, my Redeemer lives. Walang dapat ikatakot. Apostle, wala pa akong boyfriend. Wala pa akong girlfriend. Tandaan mo, your future is not in the hand of men. Your future is in the hand of God! Somebody shout amen! Somebody shout praise the Lord! Kapatid, 20 years na kami naglilingkod kay Lord. Wala naman akong trabaho. Tandaan mo, kapatid, ang future mo nasa kamay ng makapangyariang Diyos. Walang dapat ikatakot. Ang Diyos ay nagpapala. Ang Diyos ay nagpapagaling. Ang Diyos ay gumagawa ng himala. And God will do amazing things in 2024. Give the Lord a clap offering. Thank you, six. Manap ka na magandang upuan. Hallelujah. Lilipad tayo sa wagang ito. And I pray, mga kapatid, hallelujah. And I pray in the name of Jesus, every truth. Dito, mga kapatid, may mga upuan pa. Upo kayo. Upo kayo. Upo kayo. Amazing things will going to happen in 2024. At yun ay mangyayari lang sa mga taong sumasampalataya. Sabihin mo sa katabi mo, sumasampalataya ka ba? Hallelujah. Ano ho? Yung kapitan sa Old Testament, mga kapatid, hallelujah, sinabi ng propeta, magdadalo yung pagpapala kinabukasan. Sapagkat sa panahon na yun, hindi po naniwala ang kapitan. Sapagkat nung panahon po na yun, mga kapatid, sobrang hirap ng bansang Israel. Sobrang hirap po nila sa Samaria. And then, sabi niya, bukas merong ganitong gagawin ng Panginoon. Hindi
naniwala ang kapitan. And you know the story very well, mga kapatid. Hallelujah. Nagkaroon ng mga kapatid ng mababang presyo, nagkaroon ng sale. Hallelujah. Ng trigo. Na doon sa labasan. No? Nagkagulo. May pagpapala ng pagkain. Ano po? At yung kapitan ay nasa pintuan. Nagkaroon ng, hallelujah, yung mga tao dumaluhong palabas. At you know the story na kung saan natapak-tapakan ng kapitan na siya nang kinamatay. Tandaan po ninyo, may mga pagpapalang sinasabi ng Panginoon. Hayan po, sa 2024, meron pong amazing things na mangyayari. Sabi ko, may amazing things na mangyayari. Hallelujah. Depende yan kung naniniwala ka. Amen. Hallelujah. Ang sabi ng propeta, makikita ang dalawang mata mo pero hindi mo mararanasan. Napakahirap sa lahat. Yung may pagpapala, pinagpapala ang iba, ikaw hindi. Sabi mo sa nga sa katabi mo, kaliwakan, nakikinig ka ba kapatid? Walang problema kay Lord. Ang Diyos po ay Diyos na kung saan tumutupad ng kanyang pangako. Kabisaduhin yung Joshua chapter 23 verse 19. God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should change his mind. Does he speak then not act? Does he promise and not fulfill? Ang tao nga, tinutupad niya ang kanyang pangako eh. Tama po? Amen? Ang Diyos pa kaya? Ang Diyos pag nangako, tutuparin niya ang kanyang mga salita. Kaya lang may gagawin ka. Sabi mo nga sa katabi mo, may gagawin ka. Hindi pwede kung saan may gagawin ang Diyos, wala kang gagawin. Nung ikaw ay naligtas, may ginawa ka. Tama po? Anong ginawa mo? Tumalikod ka sa kasalanan. Tama po? At sumampalataya ka kay Jesus bilang Diyos ng buhay mo at saling tagapagligtas at pinapasok mo sa iyong puso at ikaw ay naligtas. Dalawang part po yan. God's part, man's part. Man's part, God's part. Ang sabi dyan, consecrate yourselves. Say the word consecrate. Napaka-importante po ng salita po niya. That this word is so powerful na kung saan, mga kapatid, itong susi mo sa pagpapala mo sa taong 2024. Kung hindi mo rin lang gagawin yan, uulitin mo lang ang 2023. At gusto po natin makaranas ng mga himala sa Diyos. Can you say amen? Amen. Yung mga inihanda ng Diyos, gusto niya maranasan mo. Hindi lang sa kwento, kundi maranasan mo talaga. Mas masarap yung ikaw ang nagpapahiram kaysa ikaw ang nanghihiram. Mas masarap yung ikaw ay hindi ulo buntot. Hindi buntot ulo. Baligtad, ano po? Gusto ng Diyos, ikaw ay sumasagana upang maging magpasagana ka rin sa iba. Ikaw yung ba'y nangarap na kung saan mang libre kaysa naman ikaw lagi nililibre? Sabi mo nga sa katabi mo, parang ikaw topic kayo na. Oh, masarap. Ayain ka, oh. Pakainin ka, hallelujah. Isang gabi nga lang, hallelujah. Naku, galing kami yan sa mga pamilya ng se, mga kapatid eh. Hallelujah. Ano mo kinain natin? Shabu-shabu. Parang lumalabas na sa ilong mo yung ano eh. Sa soap, wala nang lalagyan eh. Parang gusto mo, ilagay mo na sa bulsa mo eh. Umaapaw ang pagpapala eh. Hallelujah. Yun ang gusto ng Panginoon sa buhay mo. Sabi mo nga sa katabi mo, darating ang panahon. Sige, sabi mo. Tapikin mo, sabi mo. Darating ang panahon, ikaw na rin ang manglilibre. Yun ang kalooban niya. Hallelujah. And you know the story, mga kapatid. Hallelujah. Sabi sa verse 14, sa pangunguna ng mga paring may dala ng kabanintipan, umalis sa kampo ang bayang Israel upang tumuwid sa ilog. Napakahirap po nito, mga kapatid. Sapagkat ang bilang ng lalaking tatawid, it is a big, huge task na ibinigay kay Joshua. From Moses to Joshua. Napakahirap po nito. Tatawid po sila mga lalaki, ang bilang po, 600,000. Oh, kapatid, hindi kasama ang mga babae. Sapagkat noong panahon na yon, hindi naman binibilang ang babae. Walang bilang ang babae. Lalaki lang ang binibilang. Bawal bumoto ang mga babae that time. No, bawal po. Hindi po sila kasama sa bilang. Kaya kung ito'y pagsasama-samahin, mga kapatid, ang bilang ng lalaki 600, eh alam niyo naman, mas maraming babae. Tama po? Lalo ngayon. At yan po'y nasulat na po sa propesiya, ano po, sa Old Testament. Nang limang babae mag-aagawan sa isang lalaki. Isipin mo yun. Ganun kadami babae.
Kaya kita mo mga kapatid, hallelujah, mas maraming pinapanganak ngayon na babae kesa sa lalaki. Kaya alam niyo kung bakit? Sa doon, bakit? Maraming nagpapakamatay na lalaki. Ang babae, kapag nag-worry, no, normal kasi sila yung binibigyan ng pera, eh. Tama po? Pero pag lalaki, the worst thing na mag-worry, lalaki. Kapag nag-worry ang lalaki, mga kapatid, it means malala na ang problema. At ayon po sa datos, ang nagpapakamatay, maraming-marami, lalaki. Tapikin mo ayong katabi mo, kung lalaki, sabihin mo, huwag kang magpapakamatay. So, pag kinunsumuto, mga kapatid, kinuwenta mo, ito ay 1.5 million na mga tatawid. At ang sabi ni Joshua, huwag kayong mag-alala. Sabi ng propeta, God will do amazing things. And look at this. Tumigil ang agos ng tubig. Imagine mo. Tumigil ang agos ng tubig. Yung hadlang para hindi sila makatawid, tumigil. I tell you, mga kapatid, yung mga hadlang at problema ng buhay mo, titigil din yan. Ay, nako! Ay, nako! Hallelujah! Kapag ikaw ay natatakot, kausapin mo. Amen? Huwag ka matakot. Sabihin mo ka sa kanila, huwag ka matakot. Anong kinatatakot mo? Kasama natin si Lord. Kita mo, pag natatakot ka, di ba? Naramdaman mo na ba yan? Pag pupunta ka ng Sierra, natatakot ka? Gusto mo may kasama ka pa? Tama? Sumahan mo nga. Yan, kakapanood mo ng horror. Oh, kakapanood mo ng horror. Hallelujah. Imbis na pag horror. Ako sa totoo, tagal ko nang dinanonood ng horror eh. Anong gagawin mo doon? Tanatakot mo lang sarili mo. Hallelujah. Amen? Samantalang agos na pababa sa dagat na patay, sa Araba ay nagpatuloy hanggang natuyo ang ilog. I pray mga kapatid, hallelujah, hindi lang kayo nakikinig. I pray, yung spirito po ninyo, buksan ninyo ng malaki. Yun ang makinig, hindi isip. Kasi yung isip, pag alis mo dito, nawawala. Tama? Pag ang spirito, mananatili yun. Amen? Na maging kalakasan mo, kaya nga kinakailangan mo umatin ng church eh. Amen? 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 Amen. Anong kalakasan ang kukunin mo pag hindi ka nagsisimba? Amen. Tapos gusto mong pumunta ng langit, sa simbahan, hindi ka makapunta. Ang hirap isipin, ano? Pupunta ka ng langit, pero sa simbahan, hindi ka makapunta. Anong kalakasan sa buong sanlinggong yung makukuha? Tama? Sabi mo sa katabi mo, congratulations, bro, nandito ka! Palakpakan natin si Lord! Wag kang magiging desperado, mga kapatid. Sa gusto mo magka-boyfriend, basta sino-sino na lang. Wag. Makinig ka kay Lord. Amen? 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 Amen. 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 Wag kang aasa lang dahil mabait. Hallelujah. Daming mabait ngayon eh. Mukhang mabait. Amoy mabait. Kulang sa bait. Yung sumusunod kay Lord. Amen? Sa kanyang salita. Praise the Lord. Can you say amen? Amen. At nakatawid ang mga Israelita. Makakatawid tayo sa 2024 sa tulong ng Diyos. Walang matatakot. Walang mangangamba. Walang tatalikod. Walang mamamatay sa Kingdom Harvest sa taong 2024. Narinig niyo ba sinabi ko? Walang mamamatay sa taong 2024. Yan, tama yan anak. Thank you very much. Papastor to eh. Praise the Lord. Nanatili sa gitna ng natutuyong ilog ang mga paring may dala ng kabanantipan hanggang sa makatuwid sa kabilang pangpang ang buong sambayanan. Sa taong 2024, God will do amazing things. But you have to cooperate to the Word of God. You read the Word of God. Walang tsamba, kapatid. Walang tsamba. Ang Diyos, he did not move sa mga tsamba-tsamba. Ang Diyos, walang tsamba. Ginagawa niya yan ayon sa pananampalataya mo. Can you say amen? Amen? Ang gusto niya, yung mawalan ka ng utang. Walang nag-e-amen dito.
natutuwa ako, may testimony ako, natutuwa ako. Ang hirap pag may utang, ano po? Hallelujah. Huwag ko kayong mangungutang para lang bang bayaran ang iyong utang. Utang na loob. Mag-pray ka kay Lord. Amen. Lord, tambak ako ng utang. Baka naman pwedeng kumilos po kayo sa aking kalalagayan. Lord, patawarin niyo po ako sa aking pangungutang. Hindi mo masama mangungutang eh. Amen. Basta magbabayad ka. Pero mas masarap, mga kapatid, yung wala kang utang. Yun ang sinasabi ko po lagi. Kapag may pangangailangan, huwag agad mangungutang. Kasi nandun ang iyong pananampalataya. Kapag may problema ka, hallelujah, legal, especially sa problemang pinansyal, lumuhod at manalangin, Panginoon, paano po pa to? Tulungan niyo po ako. At ang Diyos gagalaw. Amen? Kikilos ang Diyos. Recognize Him as your source, as of your resources. Totoo yung bank account mo, wala na, sarado na nga. Pero tandaan mo, ang mga kumakalampag ng kalangitan, bubuksan ang kalangitan para sa iyo. Amen? 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 Hallelujah. Sabi na, He told them it was because of your lack of faith. I promise you, if you have faith inside of you, bigger than the size of small mustard seed, you can say to this mountain, move away! Move from here and go over here and you will see it move. There's nothing you could do. Kapag malaki na ang problema mo, kapatid, sinlaki na ng bundok, hindi mo na laban yan. Laban na ni Lord yan. Amen? Amen. Kausapin mo ang problema mo. You talk to your mountain. Huwag reklamo. Ano ba naman to? Lagi na lang ganito. Wala. Sarado ang langit sa mga taong reklamador. Taas mo ang kanang kamay mo. Taas mo po. Taas. Hallelujah. Tapos iganyan mo, kapatid. Tapos dahan-dahan mong itapat sa ulo mo. Tapos kalampugin mo yung utak mo, kapatid. Baka maalog. Hallelujah. Praise the Lord. You talk to your mountain. Maayos ka din. Amen. Utang mababayaran din kita. Amen. I speak sa negosyo ko. Lalawak din. Amen. Parang... Amen. Mababayaran ko lahat ng utang ko. Amen. Gagaling ako! Amen. Lumayas kayo mga espiritu ng sakit at karamdaman. Amen. Sa buhay ko. Amen. Hindi kita tinatanggap. Amen. Walang mamamatay sa tuwang 2024. Amen. Kontrolin nyo mga problema ninyo. Huwag matakot. Pag nararamdaman nyo may galaw ang demonyo sa iyong anak, rebukein yung espiritu na espiritu yan. Amen? Amen. Bitawan mo ang anak ko sa pangalan ni Jesus. Talk to your mountain! Puputulan ka ng kuryente. Talk to Meralco. Pay your bills. Mababayaran din kita. Amen? Huwag mong tatanggapin na tatad ka ng utang. Kalooban ng Diyos sa yumaman ka. Ay, wala. Kalooban ng Diyos sa pinagpala ka. Sabihin mo sa sarili mo, pinagpala ako ng Diyos. Kasi kapag hindi mo ginawa, puro bitterness na lang mangyayari sa buhay mo. Puro sama ng loob. Kita mo, tingin. Same problem. 2024 na, same problem pa din. Alam mo kung bakit, Sidor, bakit? Bakit? Kasi same lang mga response mo eh. Same lang eh. Ano sabi ng aking kaibigang Albert Einstein? Kilala nyo si Albert Einstein? Kung paulit-ulit mo ang ginagawang isang bagay, mga kapatid, same lang yun. Same lang ang kalalabasan. Importante ang response. Nakalagay dyan, pinagpala kayo, pero may gagawin ka. Ang Diyos hindi nangungunsinti ng tamad. Gusto mo ng trabaho, ayaw mo maghanap. Ay, wala na. Gusto mo trabaho lalapit sa'yo? Ah, manalangin ka. Amen? Amen? Supernatural things will happen if you bow down your knees. Supernatural things will happen kung maniniwala ka sa kanyang salita. Amen? Amen? Amen. Oh, Kuya Romy, di ba? Hallelujah. Mga kapatid, hallelujah. Todo na to eh. At pag todo mo, kapatid, mas todo ang gagawin ng kalangitan. Can you say amen? Amen. Amen. Sabi niya, Pastor,
huling sikat ko na to. Kaya kinakailangan. Ilang taong ka na ba? Eh be, ako ay 45 na eh. Pag kumilos ka, gagalaw ang Panginoon. Can you say amen to that? Hallelujah. He said, listen, King Jehoshaphat and all who live in Judah and Jerusalem. Yan ang pagkakasabi yan. He said, ilang minuto? Okay. He said, Amiel said, tama ba yung oras na yan? He said, listen! Yan ang sabi dyan. Listen! King Jehoshaphat and all who live in Judah and Jerusalem! Ganyan ang pagkakasabi dyan. Tama? Kasi may exclamation point, di ba? This is what the Lord says to you. Do not be afraid or discouraged because of this vast army, for the battle is not yours, but God's. Amen. Hindi yan laban mo yan. Laban yan ng Diyos. Amen. Kapag problema, sobrang laki. Hallelujah, hindi mo na laban yan. Laban na yan ng Diyos. Anong gagawin mo? Huwag kang matakot. Yes. Tayo ay tumayo mga kapatid. Mag-connect ka na limang tao, sabi mo, huwag kang matakot kapatid. Ako po na po tayo mga kapatid. You will have to fight this battle. Take up your positions. Stand firm. Dahil sa sobrang dami, hindi mo kakayanin ang kalaban. Amen. Hindi mo kaya yan. May mga problema talaga. Hindi mo kaya. Aminin mo, hindi mo kaya. Pero kakayanin natin pagkasama natin ang Diyos. Walang problema na hindi natin kakayanin sa 2024 dahil kasama natin ang Diyos. Kasama natin si Lord. Nung nilibing si Lord Jesus, mga kapatid, nung nilibing si Lord Jesus at siya'y nabuhay namang muli, yung kanyang damit, mga kapatid, ay nakapatong sa kanyang libingan at nakatupi. Alam mo po, alam niyo po, kostoma namin yan sa Israel. Practice. Kapag ikaw ay kakain sa isang restaurant, kapag yung napkin mo, eh, nakaharang lang dyan at hindi nakatupi, ibig sabihin, tapos nang kumain. Pero kapag yung table, malinis, yung upuan, table, nakapatong doon yung napkin, ibig sabihin, nag-CR lang yan. Babalik yan. Kaya hindi nililigpit ng waiter yung table. And the same with us, mga kapatid. Si Jesus, mga kapatid, namatay. Nabuhay. Kaya hindi sinabog yun, naka-fold. Babalik ang Panginoong Jesus. Babalik ang Panginoong Jesus. Ang gagawin mo lang, mga kapatid, huwag ka matakot. Stand firm. Say, Lord, stand firm. Stand firm. Attention! Di ba may upong meta yung lousy? Kaganyan. Stand firm! Huwag kayo yuko. Kayo, tinuturuan ko po kayo pag naglalakad kami sa SM, hindi ako nakayuko. Pag titingin ako ng mga damit, di ba lalapit yung ano? Hindi ako lumal. Hindi ako gumaganon. Ah, sabi mo, kano ba to? 4,500 po. Ang ganda ng coat mo, ha? 4,500. Babalikan ko yan. Huwag yung parang walang, halatang-halatang wala kang pera. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag ganun. Tatay mo, langit eh. May-ari ng langit eh. Alam nyo, ako, passion ko basketball. Maliit pa akong bata, nagbuo na ako ng pangarap eh. Ako ang unang pupunta, darating sa court. Ako ang pinakahuling aalis sa court hanggat tanaw ang ring. Hindi ako aalis ng basketball court. Ganun ako ka-passionate. Hallelujah. Ganun katindi ang aking passion sa pagbabasketball. At ang hirap sa lahat, mga kapatid, nagpupunta kami sa bus sa mga liga. Nauhugot ako eh. Hindi ako sing taas ni Otep na 5'11". Mga 5'5 lang ako noon. Pero ang laruan ko, 6-footer.
Kaya nauhugot ako ng mga barangay, barabarangay. Tapos madalas ako maprotesta. Hindi taga dito yan! Ganun. Hindi ako pinapalaro. Kapat, ang hirap sa lahat yung may liga tapos hindi ka dumating. Hoy! Default? Default? Sabihin mo ngayon ko, tabi mo, sabihin mo, dumating ka kasi. Pumunta ka. Amen? Amen? Gusto mong bumaba ang kapahayagan? Hallelujah. Iba, eto, magkasundo tayo. Iba yung kumain ka. Bigyan nyo nga ako ng ano. Sa Mandarin Sky, masarap ang pagkain sa Mandarin Sky. Kagabi lang nagkumain, anong bang pagkain ng kinainan natin sa SM North? Masarap. Sarap. No? Pero kapatid, nagdala ka, inuwi mo, masarap din, pero iba yung kinain na andun ka. Yung atmosphere. Naka-chapstick ka. Naroos, no? Wala ka lang sa araw, eh. Si Jan, yung pork, tumutulo na sa ilong, eh. Wala nang paglagay. Wala na, eh. Sobrang dami. Oh. Tapos, kakausapin pa si Macy, spokening dollar, wala na. Masarap, iba yung nasa simbahan eh, tama? Yung bang pag nagtas ka ng kamay, pagod ka sa isang linggo, at tapos may mga mabibigat kang problema, tapos nagtas ka ng kamay, naramdaman mo ang banal na spirito, tumutulo ang luha mo, at sabi ng Panginoon, salamat po, nakarating ako. Amen. And then, naghihintay ka ng revelation. Ang daming sinabi ng apostol. Isang sinabi niya, lumakas ka. Hindi makukuha yan, mga kapatid, kung saan-saan. Makukuha mo lang yan sa bahay ng Panginoon. Can you say amen to that? Can you say amen? Ang Diyos kahit kailan hindi sasama sa mga duwag. Revelation 21:8, basahin niyo po yun. Sa mga duwag, ang inang kanilang pupuntahan ay dagat-dagat ang apoy. Ano yung duwag dun? Yung ba yung paghinamon ng awa, hindi lalaban? Hindi yung duwag. Ibig sabihin lang ganito, pag may mga problema ka, hallelujah, dinadaan mo sa absent. Dinadaan mo sa sin mode. Dinadaan mo sa tahimik. Mga mag-asawa, magsabing amen. Wala kayong mararating pag tatahitahimik kayo. May problema, tatahitahimik kayo. Mag-uusap kayo. Amen? Hindi kami tatagal ng 34 years sa Sosopel ng masaya at masapat kung wala kami naging sikreto niyan. 34 years, pinalad ako magkaroon ng ang ganyang kagandang asawa. Hallelujah! At sobrang talino niyan, mga kapatid. Sobrang talino. Isipin mo, pinili ako. Sobra. Ang mga Goliath ng buhay mo, ang lalaki. Si Goliath naghahamon. Ang mga Israelita, tahimik. Hallelujah. Damo na kung saan dapat ka nga mag-ingay kapag may problema ka. Amen. Hindi aalis sa mga problema mo sa pagtahimik mo. Amen. Lalo lang sa lumalaki. Sa hindi mo pagbasa ng Biblia, sa hindi mo pagsunod, lalo lumalaki ang problema. Pero habang sumusunod ka sa salita ng Diyos, habang nakikinig ka ng salita ng Diyos, habang ikaw ay nagpupurit, naglilingkod sa kabila ng mga may bigat ang mga problema mo sa buhay, mga kapatid, unti-unti malulusaw ang malaking gulayat ang buhay mo. Unti-unti na kung saan sa hamunin mo siya. Hallelujah! Malaki ka, problema. Pero mas malaki ang problema ko sa'yo. Mas wala ng lalaki sa Diyos. Nakasama ko! Amen! Sabi, go out, face them tomorrow. The Lord be with you. Sa 2024, mas malalaking problema ang mangyayari sa'yo. Hindi kita tinatakot. Pero tandaan mo, hanggat ang Diyos kasama mo, walang makagagapi sa'yo. Siya ang daan, ang katotohanan, buhay na walang hanggan. Hallelujah. He is the same yesterday, today, and forever. Can you say amen? Amen? Can you say amen? Amen! Eh si Lovely, kapatid, 1 year old pa lang to. Maliit pa siya dati. Hallelujah. Ang sabi ng doktor sa kanya, sabi ng doktor, Mr. Rampuan, eh itong anak mo may hika. Meron po ba sa pamilya yung may hika? Ay opo, yung aking pong bienan. Ay nako, sir, hanggang dyan na yan po.
magme-maintain na po kayo ng ano, gamot, blablabla. Bla, bla. Ito po yung mga gamot niya, isang supot, Berwin. Ano gagawin mo? Pagkatapos, habang tumatagal, araw, linggo, lalong lumalala. Sabi ng biyanan ko, pa-check up niyo uli yan! Tahimik lang ako. Oh no! Wala kayong pera? Kaya hindi ka pa-check up? Sakit. Lalo pag totoo, masakit talaga. Ginawa ko, alam ginawa ko? Binalot ko lahat ng gamot. Sabi sa out ako sa ano gagawin mo dyan? Binapalot ko, itatapong ko. Huwag mong gagawin niya, huwag mong gagawin. Magagalit sa atin. Naku, magagalit niya. Anay, hindi ka bumili niyan. Ano pakialam ko? Gay ko, anak ko to eh. Binalot ko. Kinali ko. Pinaikot ko. Eto sabi ko, sa pangalan ni Jesus, huwag, sabi ni Jesus, huwag. Sa pangalan ni Jesus na buhay, Panginoon, patunayan mo sa kanila na meron akong Diyos na kasama, na buhay ka, makapangyarihan ka at nagpapagaling. In Jesus' name, shh. Sinundan ko ng tingin. Salamat sa Diyos. Sila bo. Napakabuti ng Diyos. God is good. Huwag mong tatanggapin ang problema kasi laki-laki. Apostol, hindi na kami magkakaanak. Sinasabi, doktor? Kaya iba ano ginagawa? Iba sa ano? Ano? Dinadivert yung passion. Anong ginagawa? Hindi magkaanak? Bumili ng sangkatutak na aso. Doon, yung dinivert yung passion nila sa aso. Mali! Kapag ikaw walang anak, sumpayan, ibig sabihin sinumpa ka na. Ang Diyos kahit kailan, hindi niya kalooban na walang anak ang mag-asawa. Amen? Amen? Amen. Amen. Sabi ng doktor, huwag mong papaniwalaan, tao lang yun eh, limitado siya. Amen? Amen. Inuutosan na nga kita eh. Bumili ka ng diaper eh. Bumili ka ng gatas eh. Pagsuot ka ng duster eh. Ayaw mong sumunod. Pananampalataya yun eh. Amen? 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 Nung wala, pinanghawakan ko ang pangako ng Panginoon sa nandun pa ako sa Geologs. Naglilinis ako ng kotse ng pastor ko. Si Pastor Joshua naka-short pa yan na maiksi. Umiihi pa yan kung saan-saan. Diyos ko. Sabi ng Panginoon sa akin, anak, bibigyan kita ng sasakyan. Pinanghawakan ko, kahit pang e-bike, wala ko. Pinanghawak, dinampot ko. Yung salita niya, nilagay ko sa puso ko. Darating ang araw. Alam, ginagawa ko para akong baliw. Pag pupunta ako ng National Bookstore, kung saan-saan, bibili ako ng lalagyan ng susi. Kapatid, eto, kung bibili ako nito, pagbilan nga yan, ganda. Eh, susi niyo sa pangang, maganda po, sir. Kotse niyo po? Opo, opo. Kakakotse ko eh. Pagpupunta ako sa mga Toyota, Nissan, blablabla. Bla, bla. Kapatid, sumasakay ako, Timini. Niraramdam ko. Kano ba to? Tagal sa akin sa tropel. Pero kontakin mo ako. Tang tapang ko. Kasi ang aking pangako ng hinawakan ko, ilagay ko sa puso ko. Na isang araw, mangyayari, matutupad ang pangako ng Panginoon. Somebody shout amen to that. Kaliwa ka lang, sabihin mo, huwag kang tuwag. Ipakita mo. Kaya hanggang ngayon, wala kang bunga. Ano? Pati hindi ka ng bababae. Eh, ganun ko. Pwede ba sabihin mo, born again ako? Pwede ba sabihin mo yon? Born again ako, kaya hindi ako ng bababae. Hindi dahil bawal, kundi dahil ayaw kong saktan ng Diyos ko. Ayaw kong sasaktan. Ang mga pangyayari sa buhay mo, tinuturuan ka na kung saan matakot. Tinuturuan ka na kung saan kunin ang mga bagay na hindi para sa'yo, para sa Diyos. Tung taong 2024, may mga bagay na para sa Diyos. It is holy before God. Huwag mong kukunin! Tight
doesn't belongs to you. Ang mangyayari sa iso taong 2024, instead ng amazing things, kabigatan. Kasi hindi ka sumusunod eh. Bubukas ang langit, pero hindi mo kayang buksan ang langit. Ibubusa yung mga pagpapala, at halatang halata, pinagpala ka. Pero susunod ka. Tithes doesn't belongs to you. Gawin nyo yan, nahamon ko kayo, taong 2024. Bungi-bungi ang pagsunod eh. Magtatays ka ngayon, hindi ka magtatays ngayon, hindi ka na naman magtatays, magtatays ka uli, hindi ka na naman magtatays, magtatays ka na naman. It doesn't belongs to you, it belongs to God. It's so precious. Sabihin mo, Panginoon, ito pinakamahalaga sa akin. Pag binigay ko po ito sa iyo, Panginoon, alam niyo, mahalaga po sa akin yan. Mababawasan yung pangkuryente ko, budget namin. Pero Panginoon, mahalaga po ito. Ito'y para sa iyo. Utos mo po ito eh. Makita mo, bubuksan ng Diyos ang kalangitan. Magbubukas siya ng mga opportunity para sa iyo. Hindi mo hahanapin, darating sa iyong harapan. Ikaw ang habulin ng pagpapala sa negosyo mo, sa trabaho mo, sa pamilya mo, sa karir mo. Can you say amen? Can you say amen? Amen. Ang hirap natin, nagkakalkula ka. Pag ginawa ko ba to, gagito mangyayari sa amin. Huwag kang magkalkula. Obey. Amen. Dahil sinabi ni Lord, obey. Can you say amen? Amen. Lord, eto gwapo to. Lord, mata pa lang. Naku, nandun na para akong ice cream. Nalulusaw ako pag tinitigan ako, Lord. Kaya lang unbeliever, Lord. Eto naman, may trabaho. Okay din naman. Kaya lang di siyang pogi nun. Simpogi nun. Eto, dating nito, Dante. Ding-dong. Ding-dong Dantes eh. Eto, hindi ko maintindihan. Dong-dong lang nga, tata. Pero born again to, born again ha. O, doon ka na. Amen? Amen. Doon ka na. Kesa pogi nga. Hallelujah. Unbeliever naman. Aso naman. Anak ng demonyo naman. Paano kayo magkasundo? Pag nagkasundo kayo, at kapag yan nagkatuluyan, magiging biyanan mo si Satanas. At magkakaroon kayo ng mga anak, demonyita, demonyita. Ilang mga unbeliever na. Yung palang bait-bait, lasinggero pala. Tamo. Nagkamal. Pero huwag kayo mag-alala. Kahit anong problema dumating sa 2024, kakayanin natin. Because my Redeemer lives. Amen? Give the Lord a clap offering. Malakas! Yung pinakamalakas mo, He deserves the highest praise. Hallelujah! Hallelujah! My Redeemer lives, and I will see His glory. Together for my good, whatever things occur, for this I can be sure, I know my Redeemer. Sabay-sabay, in your spirit, my Redeemer lives, and I will see His glory. Together for my good, whatever things occur, for this I can be sure, I know my Redeemer lives. One more time, worship. My Redeemer lives, and I will see His glory. Even though I walk
my struggle soon will fade as His glory is revealed. Lift up your voice, and my Redeemer lives, and I will see His glory as He works all things together for my good, whatever things are good. Of this I can be sure, I know my Redeemer lives. Lift up your voice, my Redeemer lives, and I will see His glory as He works all things together for my good, whatever things are good. Of this I can be sure, I know my Redeemer lives. Lift up your hands. Whatever. Whatever things are good. Of this I can be sure. I know my Redeemer. Lift up your hands. Worship. My Redeemer lives. And I will see His glory as He works. Yes, Lord. Everything's so good. Of this I can be yes, sure. Lord. I know my live, oh God. Redeemer lives. Oh, I know. I know my Redeemer lives. Yes, Lord. I know my Redeemer. Let's bless the Lord today. Let's love Him. Hallelujah. Oh, we bless your name. Let's love the Lord tonight. Come on. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Let's bless the Lord. Palapakan po natin ang Panginoon. We thank you, Lord. Hallelujah. You live, oh God. Hallelujah. We thank you, Lord. We bless your name. Hallelujah. Please, pakihawakan niyo po yung kamay ng inyo pong katabi. Manalangin po tayo. Lord, thank you, Lord. Patuloy kang nabubuhay, Panginoon. Bangamat, Lord, may mga pagkakataon, Lord, na susumpungan mo kami, Panginoon. Patay, Lord God, sa mga pagsunod. Lord, but still, Lord, you are good enough, Lord God, to redeem us. Hallelujah. Doon sa mga shortcomings namin, Panginoon. We will continue, O God, hallelujah, na panghawakan, Panginoon, ang iyong pangako sa amin, O Diyos. Hallelujah. Lord, this 2024, Lord, patuloy ng puso namin, Panginoon, matutunang mag-response sa iyong salita, Panginoon, sa pagsamba sa iyo. Panginoon, hindi kami madidiktahan ng sitwasyon ng aming paligid, Panginoon, ng circumstances namin, Panginoon, ng sinasabi ng mga tao, Panginoon, Lord, patuloy na maging buhay ang iyong salita, Panginoon, pang sa iyon, malakaran namin ito, Panginoon. Lord, patuloy kang mabuhay sa aming mga sarili, Panginoon. Patuloy dinideny namin, Panginoon, yung self-will po namin, Panginoon. We submit, O God, hallelujah, to your power. Hallelujah, control our lives, O God. Let your name be magnified, Lord, in every action, O God, in the name of Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. We bless your name and we exalt your name, O God. In the name of Jesus, we pray and everybody say, Amen and Amen. Hallelujah. Palapakan po natin ang Panginoon. At yung nandyan po sa online, God bless you po. At muli po tayo magkita-kita next Sunday. Hallelujah. Pagpalain po ng Panginoon ang inyong buong isang linggo. God bless po and bless God. Sige po.